Kailan mo ba malalaman when it's time na mag-let go ka na? When it's time na bumitaw ka na? When it's time na mag-move on or makipaghiwalay ka na? Very sensitive ang video natin ngayon. Bakit? Kasi pag-uusapan din natin, what if may anak na kayo? What if kasal na kayo? Anong masasabi ko about sa paghihiwalay ng mga mag-asawa? And I don't expect na maki-agree kayo lahat sa akin. Pero kung gusto mo na malaman, kung gusto mo na matuto, at kung gusto mong marinig ang side ko, watch this video till the end dahil sasagutin ko lahat yung mga katanungan na yan. Hello, what is up? Kumusta? Good day sa inyong lahat mga katambay. Anyway, sa mga baguhan at hindi pa nakakakilala sa akin, tawagin niyo akong Kuya M. And don't forget to give me a thumbs up. Let's go! Mga katambay. Ang pagle-let go yung isa na pinaka-struggle nating lahat, mapababae o lalaki ka man. Iyon yung isa na napakalaking factor kaya tayo nai-stress, nade-depress, naguguluhan, hindi natin alam ang dapat or tama nating gawin kung magle-let go na tayo or hindi. Or kahit alam na natin na it's time na para mag-let go, nahihirapan tayo kasi na-attach na tayo sa partner natin. Tama? Pero alam nyo ba na ang pagle-let go ay sometimes nagiging blessings yan. Baka sa paraan na yan ay matatagpuan mo na ang talagang taong nakalaan or talagang binigay ng Diyos na para sa inyo. Huwag na kayong mag-alinlangan as long as meron kayong confirmation. So ano ba itong 4 na signs na maibibigay ko na maaari nyong basehan para masabi nyo ng mag-let go na kayo? Proceed na tayo sa number 1. When the relationship is consistently drains you instead of energize you. May S pala yung energize. Energizes you. Ang purpose ng relationship ay para meron kang partner, meron kang sasama na mag-pursue, mag-strive sa buhay. Meron kang katulong, hindi po yung katulong ni slave, kundi partner nga, kaya nga partner. Meron kang kapiling kapag nahirapan ka, meron kang sandalan, meron kang kasama na lumaban, meron kang nilalapitan kapag kailangan mo, meron kang kasama na mag-celebrate. Yun yung purpose ng isang relationship. But what if opposite? Imbes na ine-energize ka, imbes na pinapatibay ka, opposite ang nangyayari. Nade-drain ka, nako-consume ka, nanghihina ka, nade-depress ka, nai-stress ka dahil sa relationship nyo. Okay, ganito yan ha. Hindi ko sinasabi na all the time ay bed of roses ang isang relationship. Not all the time ay kilig. Not all the time ay tawa. Or not all the time ay puro sarap. Pero, kaya ko sinabing consistently. Kasi wala nang maganda na dinudulot ang relationship nyo. Kundi ang i-drain ka. Kundi ang negative ang nangyayari sa inyo at sa buhay mo. Like for example, yung partner mo ay wala nang ibang ginawa kundi ang ilang paso ka, pahiyain ka, lokohin ka, paglaruan ka. Maraming situation ang ganyan. At isa pang confirmation na panay negative talaga ang dulot ng relationship nyo ay kapag walang pagbabago. Hindi na iko-correct yung paulit-ulit na mga issues nyo na yon. Or hindi nyo pinag-uusapan. Isang sign yon na kailangan mo na talagang mag-let go. Proceed na tayo sa number 2. When the address issues is not being corrected. Sabi ko nga, walang relationship ang perfecto. Walang relationship ang palaging bed of roses. Or palaging masaya, palaging kilig, palaging sarap. Darating at darating ang struggles nyo, ang problema, ang mga disappointment sa relationship nyo. Kaya take time na i-address nyo. Take time na pag-usapan nyo. Bigyan nyo ng pagkakataon na umupo kayo at pag-usapan ang lahat ng issues nyo. Kasi yung iba, nag-uusap nga. Pero iilan lang yung pinag-uusapan. Natatakot silang pag-usapan ang lahat ng issues nila. Kung gusto nyo na maayos yung relationship nyo, pag-usapan nyo lahat ng issues nyo sa mabuting paraan. Yung may respeto at may pagmamahal na paraan. Ngayon, kapag na-address nyo na yung mga problema nyo, yung issues nyo yung dalawa, tapos hindi pa din ito nakokorek, paulit-ulit niya pa din ginagawa, isang napakalagay
napakalaking confirmation that it's time for you na mag-let go. Kasi hindi siya seryoso sa'yo eh. Hindi siya seryoso na ayusin yung relationship nyo. Hindi siya seryoso na itama yung relationship nyo. Okay? And proceed na tayo sa number 3. When you come to realization na hindi mo pala siya mahal. Alam nyo, maraming pumapasok sa relationship dahil sa pag-aakala nila, mahal nila yung tao na yun. Yun pala, kinilig lang sila. At ito pa ang worst, maraming pumapasok sa pagpapakasal kung saan nagbase lang sila sa kanilang feeling at hindi dahil sa mahal nila. And at the end of the day, yung marriage nila na yun, napaka-toxic, napaka-unhealthy, panay-away, panay-damage yung dulot. So, kapag dumating ka na sa punto ng buhay mo na na-realize mo na hindi mo na siya mahal, it's time na mag-let go. Kasi there's no point para ipagpatuloy nyo ang relationship na walang pagmamahal na namamagitan. Ano yung magbubulag-bulagan kayo? Na sige lang, stick tayo. Malay mo mag-work to. Hindi mag-work ang isang relationship kung walang pagmamahal, kung walang love, kung walang connection, kung walang magandang communication. Ganito kasi yan, ang iba nabubulag sa akala nila mahal nila yung isang tao. Like for example, minahal mo ang isang tao dahil sa nakilala mo siya na isang mayaman, or dahil sa nakilala mo siya na akala mo mabait, or dahil sa nakilala mo na siya na akala mo hero, in mahalay ko kung bakit naging hero siya sa'yo. Minahal mo siguro siya dahil sa sikat siya. Minahal mo siguro siya dahil sa gwapo siya. Minahal mo siya dahil sa kung anong taglay niya, kung anong meron siya. Pero nung nawala yung mga bagay na yun, nung nakilala mo ang tunay niyang ugali, nung nakilala mo ang tunay niyang pagkatao, dyan mo na masasabi kung mahal mo hindi. Kung na-realize mo na hindi mo siya mahal, it's time na mag-let go. Pero kung na-realize mo na mahal mo siya despite na nakilala mo na siya kung sino siya, then mahal mo nga siya. So paalala ko ulit, when you come to realization na hindi mo na siya mahal, or when he comes to his or her realization na hindi ka na mahal, kailangan mong tanggapin yun. Because there's no point para mag-continue ang isang relationship kung walang love na namamagitan. Ngayon, ano itong number 4 at pinakasinasuggest ko na dapat nyong gawin or sign para masabi mo nang it's time na mag-let go? Number 4. When God tells you na mag-let go na. Alam nyo, itong tatlo na sign na binigay ko, it's sign lang to. Pero ang pinaka-confirmation nyo talaga, kapag nasa situation na kayo na napaka-toxic, or sa tingin nyo it's time na mag-move on, mag-let go, ang pinaka-the best na pinaka-confirmation nyo ay ang kausapin ang Panginoon. Walang mas nakakalam ng future mo, kundi ang Diyos. Kaya alam na alam niya yung tama, yung dapat na para sa'yo. Ipag-pray mo. Personally, I don't agree sa mga nagpipray na, Lord, bigyan mo ako ng sign kung kailangan ko nang mag-move on, kung kailangan ko nang mag-let go. Tapos may dumapong ibon sa kanya, tapos sabihin, oy, ito na ba, Lord? Sige, mag-let go na ako. Sige, hiwalayan ko na siya. Lalo-lalo na sa mga may asawa. Or may dumaan na pusa sa harapan niya, ay, ito na ba yung sign, Lord? Sige, hiwalayan ko na siya. No. Ang may papayo ko lang na dapat mong gawin ay magkaroon ka ng passion sa pagpipray. Na mag-lean ka sa kanya, na sumandal ka sa kanya, na ilapit mo sa kanya, na magkaroon ka ng intimacy, na seryoso ka, na humihingi ng tulong mula sa kanya. And believe in him. Hindi sa akin, hindi sa ibang tao, hindi sa kapatid mo, hindi sa kapamilya mo, kundi sa kanya. At sinisigurado ko na hindi mo namamalayan, nagkakaroon ka na ng sagot kung magle-let go ka o hindi. We don't exactly know kung ano yung way niya, kung ano yung paraan niya. So balik tayo sa may anak. Nakalimutan ko na i-discuss kanina. Ang hirap kasi kapag may anak na kayo, di po ba? Lalong-lalo na sa mga may asawa na, di ba? Meron ng anak. Ang hirap naman na lumaki yung mga anak na natin na walang ama or walang ina na kasama. Pero alam nyo ba na mas malaki yung damage kapag nagsasama nga kayo pero yung anak nyo ay nakikita niya yung toxic at napaka-unhealthy na relationship nyo. Yung araw-araw kayong nag-aaway, yung araw-araw na may sakit na nangyayari sa inyo, either verbal or physically, mas malaki yung damage, especially sa psychological aspect ng isang bata. So this is my personal opinion na, kung nakita mo yung tatlong sign na naibigay ko, pinag-pray mo and nakikita mo na nag-move na si God, kung it's time na mag-let go, mag-let go ka na lang. Dahil maaari kasing nangyari dito, yung kasi kinakasama mo ngayon ay hindi talaga siya yung para sa'yo eh. Kumbaga, baka minadali mo lang, di po ba?
Baka nabuntis ka lang kasi pinasok mo na ang magpapakasal kung saan hindi naman talaga siyang para sa'yo. Kaya ganyan yung nagiging resulta ng marriage nyo. So maybe baka sinasabi ni Lord it's time na mag-let go. Ngayon, tama, God hates divorce. Ayaw na ayaw niya ang divorce. Biblical yan. Pero do you think, gusto niya rin ba ang isang napaka-toxic, napaka-unhealthy, abusive na marriage? Kung saan hindi lang kayo yung naapektuhan, kundi yung mga anak nyo pa. Hindi lang kayo yung nadadamage, kundi yung anak nyo. Do you think? Alam ko marami sa inyo ang mag-disagree dito. And naiintindihan ko yan. So, kung meron kayong opinion, ulitin ko, paki-comment down lang below. Kung meron kayong feedback, paki-comment down lang. Anyways, ipaalala ko ulit, ang pinaka-the best na gawin mo ay ilapit mo sa Diyos. Humingi ka ng confirmation. Ipag-pray mo yung situation mo dahil siya yung mas nakakaalam kung ano yung dapat at deserve mo na para sa'yo. Kung ano yung dinesign niya na para sa'yo. And dun ka mabubuhay. Maybe, hindi natin alam kung ano yung way niya para sagutin yung prayer mo. Maaaring gamitin niya mismo yung partner mo na siya yung mismong mag-pull away, mag-let go, or siya yung maghanap na ng iba. Maaaring gamitin niya yon. Ang tanging gawin mo ay tanggapin ang katotohanan. Tanggapin na wala na yung partner mo sa buhay mo. And ito pa, hindi po ibig sabihin na kapag meron ka ng confirmation na ito na talaga, kailangan ko nang mag-let go. Tapos, ginawa mo na yung mga bagay kung saan hindi naman karapat dapat or ayaw naman niya na gawin mo. Like for example, kakahiwalay nyo pa lang, nanlandi ka na sa iba. Pumasok ka na sa pag-aasawa. Pumasok ka na agad-agad sa bagong relationship. Hindi yon kalooban ng Diyos. Hindi yon yung sinasabi niya na dapat mong gawin. Palagi ka pa ding mag-i-stick kung ano ang plano niya na para sa'yo. Lagi mo pa ding pinagpe-pray kung ano ba talaga yung next na step gagawin mo na dapat. At hindi yung kagustuhan mo lang. Dahil napakalaki yung chance na baka mapahamak ka ulit. Trust him. Good day.